Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 353 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo naglakbay sa Olongapo, Zambales upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Hilagang Luzon. Halika't sumama kayo pang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang naging biktima ng karumal-dumal na krimen. Matatagpuan sa dulong bahagi ng Olongapo Heritage Garden ay ang huling antungan ng biktima ng dumal na krimen na si Jennifer. Si Jennifer o Jeffrey S. Laude, tunay na buhay, ay isinilang noong ika-4 ng Nobyembre taong 1987. Siya ay isang babaeng transgender na residente ng Olongapo. Noong 11 ng Oktubre taong 2014, nakilala ni Laude, edad na 26, si Joseph Scott, isang Lance Corporal ng US Marine Corps, sa Ambiance Nightlife Bar sa Olongapo. Kalaunan ang dalawa ay nag-check-in sa Cell Zone Lodge bandang alas 11 ng gabi. Bandang hating gabi na ng September, umalis ng hotel na mag-isa. Ilang oras pang lumipas nang matagpuan ng motel staff si Laude ang kanyang kwarto na wala ng buhay at agad nitong inireport sa pulisya. Matapos ang autopsy, si Laude na pag-alamang patay sa pamamagitan ng pagsakal at pagkalunod. October 11, 2014, transgender na si Free Jennifer Laude. Ang suspect sa lang si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Nagsampa ng reklamong pagpatay ng kapatid ni Jennifer na si Marilu, inilipas si Pemberton sa isang detention facility sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Asphyxia violation ang sanhi ng pagkamatay ni Laude. Nagbigay din ng testimonya si Pemberton sa korte. Laude at kinaladkad pa papunta sa banyo. Giit ng kampo ni Pemberton, buhay pa si Laude nang iwan ng suspect. Si Pemberton ay agad sinampa ng kasong murder at noong unang araw ng Disyembre taong 2015, inilabas ng Olongapo Regional Trial Court ang desisyon at napatunayan si Pemberton ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong patay kay Laude at hinatulang makulong mula 6 hanggang 12 taon at magbayad sa pamilya Laude ng 4.6 million pesos bilang civil damages. Noong Setyembre taong 2020, sa pamamagitan ng good conduct time allowance, si Pemberton ay nabigyan ng pagkakataong makalaya matapos makulong ng 6 taon sa kanyang 10 taong pinaiksing sentensya. Ang mga kaganapan sa kasong ay kay Laude at pagkakulong kay Pemberton ay isinapelikula noong taong 2018 na pinamagatang Call Her Ganda sa direksyon ni PJ Raval at umani ng maraming international at local awards at mga nominasyon. I first learned about Jennifer Laude through social media as a Filipina trans woman. Jennifer ang nickname doon, pero dito sa akin ganda. Sabi niya, maganda ako, kaya paglaki niya, ganda talaga ang tinawag ko. Na
amin dito ay mabigyan ng justice ang kapatid ko. Sa mga susunod na ito, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa mga iba pang kilalang individual dito sa Hilagang Luzon, kabilang ang Ilocos Norte, La Union, Mountain Province, Tarlac, Zambales at Bataan. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.